guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa ika-anim na utos. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So dito guys ay pinuntahan ni Georgia itong si Emma sa rooftop. Dahil itong si Georgia ay naghanap kay Rome. And then maya-maya ay nagsabunutan sila dito, nag-away na noon sila dito, and then hanggang sa lumala yung kanilang away, and then lumaban naman itong si Emma dahil nga nasaktan na siya dito, kaya sinaktan din niya dito si Georgia. So hanggang sa lumala yung kanilang away at parang nahulog, hindi siya nahulog, nakakapit pa pala sa rooftop ito, sa parang semento itong si Georgia, at hindi siya tuluyang nahulog doon sa rooftop. So nagmamakaawa siya dito kay Emma, and then iligtas daw siya at ayaw doon niyang mamatay, kaya sana iligtas daw siya. Nagmamakaawa siya dito, and then imagine din ni Emma dito yung ginawa ni Georgia noon na itinulak siya sa bangin, at yun ang rason ng kanyang pagkawala, or yung malapit na siyang mawala dahil nga sa kanyang ginawa. And then isinakay pa siya sa likod ng kotse, tapos yun na nga, at naisip iyon ni Emma noon. Kaya lang dahil sa pagmamakaawa ni Georgia dito ay hindi naman kasi siya likas na masama, kaya iniligtas pa din niya itong si Emma, and then si Emma, si Georgia. And then yun din ang pagdating ni Jerome. So yun nga, tinulungan niya itong iligtas itong si Georgia, and then yun na nga, at sabi ni Jerome dito ay tama na, nag-away na naman kayo. At itong si yung kanyang sinisisi itong si Georgia dahil nga sumugo daw itong si Georgia, kaya sila nag-away. So at sinabi pa ni Georgia dito nga, siya pa rin yung kinampihan mo, ako na nga yung malapit ng matigok matigok, tapos siya pa yung kinampihan mo. Gagamit lang tayo ng mga other words guys, dahil stricto yung ating lolo dito, lolo Whitey. So yun na nga, sinabi niya dito na malapit na nga akong tapos siya pa yung kakampihan mo, dahil ikaw yung unang sumugo dito, sabi nila ikaw daw yung sumugo dito. Oo nga, kasi hinahanap kita dito, pero sinampal niya ako, at sinabi naman ni Emma dito, napakasama mo talaga, ako na nga ang tumulong sa'yo, at binaliktad mo pa yung mga pangyayari. So yun na nga, at nagalit na tuloy itong si Emma. Akala niya ay kung maligtas niya itong si Georgia ay maputol na itong sungay, pero nandyan pa rin yung kanyang sungay dito. So yun na nga, at umalis na lang itong si Emma para wala ng gulo, at sinabi niya iyon sa kanyang mama at saka yung kanyang friend at kay Angelo. At yun nga, nakita nila yung napakasama talaga itong si Georgia. And then yun na nga, umuwi na din sina Jerome dito at si Georgia kasama si Austin. So naghanap na naman ng paraan itong si Georgia para makaganti dito kay Emma. So ang ginawa niya ay at first pala ay itong si Georgia yung rason kung bakit parang si nahuli sila ni Rome sa isang silid, tapos nandoon din si Angelo, dahil tinutsaba pala niya itong si Angelo noon. Tapos yun na nga, at meron na naman siyang naisip para magkipagtulungan si Angelo sa kanya. So pinuntahan niya dito si Angelo, at dahil kay itong si Angelo ay tinawagan niya yung mga security na huwag papasukin itong si Georgia, kaya doon siya dumaan sa parking lot at inabangan niya dito si Angelo. At yun nga, yung kanyang hiling na makipagtulungan daw siya kay Angelo para makuha ni Georgia ng tuluyan itong si Rome, and then sa kanya naman ay si Emma. Kaya lang ayaw makipagtulungan itong si Angelo dahil hindi daw siya ganun kasama, tapos hindi din siya makapagantay daw siya kung ano na yung desisyon ni Emma dito. So makapagantay siya, hindi siya katulad ni atat talaga na makuha itong kanyang si Jerome. So dahil hindi pumayag itong si Angelo, kaya pinalis siya dito, tapos at sinabi naman ni Angelo sa kanya na binibigyan na daw siya ng chance itong si Emma dahil meron daw silang dinner date
ngayon. So ayun na nga at umuwi na itong si Emma, si Georgia, and then sinabi niya sa kanyang friend na ganun nga, meron daw silang date. Tapos meron naman siyang naisipan na naman niya na tawagan yung secretary ni Angelo at tinanong niya doon dahil sinabi niya na magkita daw sila ni Angelo at sinabi naman ng secretary kung saan patungo itong si Angelo, kung saan sila nagdi-date ni Emma. So yun na nga, meron siyang naisip na naman. So pinuntahan niya itong si Rome doon sa kanyang office, sinundo niya dahil nanghingi siya ng sorry, kintahay, humingi siya ng sorry, pero merong kapalit at sinabi niya dito gusto daw niya makabawi sa kanyang ginawa, kaya nag-aya siya dito ng date or ng dinner date. So yun na nga, pumayag naman itong si Rome, kaya pumunta sila doon kung saan pumunta sila Emma at sina Angelo doon. So yun na nga, at pumunta na sila at nagsimula na silang kumain or nag-order. Tapos doon naman sa kabilang table ay nandoon din sina Angelo at si Emma. So bukas guys, abangan natin kung ano ang mangyayari sa kanilang pagkikita doon sa isang restaurant. So yun lang muna guys ang ating update for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling. That's all guys. Thank you.